Hello, hello, hello guys! Mga igan, mga best friend, mga bossing! Kamusta po kayo? Magandang buhay po sa inyo lahat! Okay po, magtutuloy na po tayo para sa pangongolekta ng coins. Yan, tayo po ang mga tinatawag na numismatic, ang mga taong may hiling mangolekta ng coins. Ayan, meron akong ano rito eh. Meron tayo pag-uusapan dito yung tungkol sa 1992D at saka ano ha, 2009 na Lincoln Penny. Yan, sa Amerika, maano yan ha? Mahinahanap na yung 2001 ha? 2009 na Lincoln Penny, na de-drain daw sila sa 2009. Ito pa, ito naman 1992, meron akong nakita. Naka-display siya sa carousel. Sa carousel, biruin mo yun. Ano siya, maganda siya, maganda yung pagkaka-error niya. Double die ha, ipinagbibili niya lamang po sa halagang 4,500. Pero dati $5,100. Ngayon, $4,500. Titignan po natin, ha? Ito, para mapadali tayo. Ito yung kanyang ano. Yan, baba natin ang konti. Yan. Ayan yung kanyang ano, no? Yung kanyang nakasulat. Basahin natin yung nakasulat, ha? Importante ito. US coin, one Lincoln Penny Series 1992 reverse die break CAD error on United States of America machine doubling column 10, 11, and 12. Biruin mo yun, no? Dami niyang error, no? Ayan. Ipinagbibili niya sa halagang 4,500 na lang. Dating 5,000, no? Ayun, titignan po natin yung kanyang mga error coins, ha? 1992. Yung 1992, merong ano dyan, ha? Rare dyan, ha? Yung ano, napakamahal no, 1992. Close AM. Ito, titignan natin yung kanyang ano, ha? Yan, ho. Ito yung kanyang coins. Ayan, may mga nakaturo siya, no? Double die, no? Dami nga pala, no? Dami, close up natin ng konti. Yan, ho. Yan, ho. Yung mga double die niya, yun, may nakaturo siya, no? Ayun, ho. Sa taas, no? Oo nga, no? Eh, mahal to. Kung ito ay mapapaano to ha, mapapa-grade to sa NGC, eh, mag-grade to ng maganda-gandang ano ha. Yan o. Ay ito. Eh, yun nga lang ito, yung 1992 niya, ano, wide AM, pero ang hinahanap yung close AM ha. Mahal yun ha. Nakakalula ang presyo ng close AM na 1992 ha. Ayan o, may mga double dice yung pinapakita no. Tingnan pa natin yung ibang picture niya. Ito, mas mali. Mas malinaw. Ito, 1992. Wala naman siya pinakita dito sa harap, no? Pero may ano, no? May die break, no? Ayun. Dito sa likod. Nasa likod yung kanyang ano, no? Mga error talaga, no? Ayun, no? Nakaturo siya. Ayan. Ito pa. Sa kanyang likuran, no? Ayun, no? Kanyang mga error coins. Ayan. Ganda niya, ha? 4,500 niya lang ibinibenta. Wala na $100, no? Ayan, ang mga foreign collectors, baka makita yan, ha? Sigurado, mabibili yan. Mga ganyan, okay. Dumako naman po tayo dun sa ano. Ah, yung ito yung binasa natin kanina. Yung US Coin 1 Lincoln Penny Series 1992 Reverse Die Break CAD for United States of America doubling yan. Tingnan naman natin yung 2009. Ito, meron pa siya isang binibenta, no? Saan ba yun? Ayan, ito, 2009. Yung 2000 naman, ayan. Binibenta niya sa halagang 6,500 niya binibenta to eh. Yun, double day siya sa ano ha. Yung 2009 pa lang, ano na yan ha. Ano na sa kanila, collectibles na. Talagang nahihirapan silang maghanap. Pero maraming may hawak. Ayan, ayan pala yung likuran niya, yung 2009. Ayan, mayroon siyang nakita, double day, no? Yun. Babasahin natin yung nakasulat. US Coin Lincoln Penny Series 2009 commemorative coins. Obverse double ear error. Yan. Mabili rin yan sa ano. Error na tapos may pagka-rare pa yung 2009. Abay, maganda-ganda talagang presyo yan ha. Ayan. Ayan no. 6.5 niya po yung pinagbibili yung ano niya. Yung 2009 ha. Okay po ha. Sana po yung nakapagbigay ako ng kaunting aliw, kaunting informasyon. Doon naman po sa mga gustong magbenta ng mga coins, ayan, type nila po, paano gumawa ng account at magbenta sa carousel. Dagdagan nyo na lang ng carousel, Shopee, tsaka Lazada. Ayan, pwede po kayong mag-type nun. Pa,
kung kahit sa tatlong yun, pwede kayong magbenta ng mga coins. Ayan, no? Paano gawa ng account sa Lazada? Okay po, sana po yung nakapagbigay ako ng kaunting aliw, kaunting impormasyon para sa pangongolekta ng coins. Ang mahalaga, alam natin kung magkano ang value, presyo ng mga coins na ating hawak. Hanggang sa muli, lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan. At tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe.